Happy Friday 13, guys! At hello sa mga OFW natin na nanonood. Kamusta kayo dyan na nasa Saudi at iba't ibang bansa abroad? Welcome to hashtag WorkAbroadLive with me. And today, alamin natin ang kapalaran nyo sa pag-a-abroad. Ako nga pala, si Master Hans Cua, your host for today. Sasagutin ko ang inyong mga katanungan tungkol sa pag-a-abroad at mga dapat gawin para swertihin ang mga gustong mag-abroad. Ang WorkAbroad.ph ay ang leading website para sa mga OFW at mga gusto mag-OFW in the Philippines. It is the only POEA-accredited website. Meron tayong mahigit 25,000 overseas jobs sa WorkAbroad.ph and over 800 POEA's licensed agencies. Shoutout muna tayo sa mga nagko-comments. Hello, hello po! Especially po sa mga OFW natin na nasa Dubai, nasa Qatar, at nasa Kuwait. Hello, hello, hello po! At para sa mga chance naman na masagot ang inyong mga katanungan, mag-comment lamang po kayo ng inyong pangalan, tanong, at zodiac sign. Pag-usapan natin ano ba experiences ni Master Hans Cua sa pag-apply sa workabroad.ph. Ah, si Master Hans ay isang registered nurse. At sa tulong po ng workabroad.ph, nag-apply rin po ako ng trabaho bilang nurse sa abroad. At sa tulong ng workabroad.ph, ako po ay na-hire o nakatulong para mag-work abroad bilang isang nurse. Oh, hello, hello muna tayo sa mga nasa Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, UAE, Australia, Oman, UK, United Kingdom, hello sa inyo. Sa Bahrain, hello. Angola, Brunei, hello. Sa New Zealand at sa United States of America, USA, hello, hello, hello sa inyo. O ano pag inaantay nyo, mag-apply na kayo sa workabroad.ph. Don't forget to follow po. Meron tayong Facebook, Instagram, at Twitter. Hanapin nyo lang po at workabroad.ph sa Facebook, Instagram, at Twitter. Simulan po natin. Ano nga ba? Ang mga kapalaran nag-aantay, simulan po natin sa Year of the Rat. Ang mga Year of the Rat ay pinanganak ng 1960, 1972, 1984, 1996, at 2008 ay Year of the Rat. Ang mga Year of the Rat, ang mga countries naman sa kanila ay USA. Compatible sa kanila ang country USA, New Zealand, Bahrain, Oman, at Saudi Arabia. Tingnan natin ano bang kapalaran nag-aantay sa mga Year of the Rat. Ang lumabas sa baraha dito is the Emperor card. Ibig sabihin po sa mga Year of the Rat, gamitin po ang workabroad.ph para makaharap ng trabaho. Huwag na po magpatumpik-tumpik. Mag-sign in na dahil may mga opportunities na nag-aantay sa inyo. Ano ba mga trabaho ang compatible sa mga Year of the Rat? Ang trabaho may kinalaman sa personal assistant, admin clerk, receptionist, ICU nurse, ER nurse, marketing, sales, o pagluluto or cook ay posibleng mga trabaho compatible yan sa mga Year of the Rat. So, doon natin babasahin ang mga Year of the Ox. Ang mga Year of the Ox naman ay pinanganak ng 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, ay Year of the Ox. Ang compatible na country sa mga Year of the Ox ay mga countries may kinilaman sa mga countries like Angola, United Kingdom, Kuwait, Brunei at Oman. Tingnan natin anong baraha nag-aantay sa mga Year of the Ox. Sa mga Year of the Ox naman is the Six of Pentacles. Ang ibig sabihin po ng Six of Pentacles, maraming pera daw po nag-aantay sa inyo. So, huwag na magpatumpik-tumpik pa. Yung mga countries na nina-recommend ni Master Hans ay recommendation. Kahit hindi ko nabanggit na countries or trabaho dyan, ay pwede nyo pong applyan. Anong mga compatible na trabaho sa mga Year of the Ox ay science teacher, academic English teacher, waiter, massage therapist, manicurista, or beautician ay compatible yan sa mga Year of the Ox. Ang susunod natin babasahin is the Year of the Tiger naman. Ang mga Year of Tiger pinanganak ng 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 ay Year of the Tiger. Ang Year of the Tiger, basahin po natin ang compatible, ang magandang kapalaran nag-aantay sa mga Year of Tiger. Year of the Tiger is the Three of Swords. Gamitin daw po ang mga frustration o kalungkutan sa buhay para mag-inspire tayo, mas mag-strive hard para mag-work abroad. Ano pa inaantay nyo? So make sure na mag-apply na sa workabroad.ph. Ang mga compatible na countries po na magtrabaho sa work abroad, sa mga countries para sa mga Year of Tiger is New Zealand, Bahrain, Angola, USA, Australia, Qatar. Ang mga compatible na trabaho naman para sa mga Year of Tiger is trabaho may kinilaman sa factory worker, ICU nurse, OR nurse, sales or marketing, cashier, machine operator, compatible yan sa mga Year of the Tiger. Meron tayong mga nagpadalang questions. Unahin po natin
ang question na pinadala. Una-una po is question number one natin, si Roseline Fabiculana, Master Hans from Quezon City. Maswerte po ba ako ngayong taon para mag-work abroad? Basahin po natin. Pwede ba? 7 of 1, sabi ng baraha dito. Roseline, marami pang agam-agam sa iyo. May magandang taon to para makapag-work abroad. Gamitin ang mga problems o mga pinagdadaan ang mga problema para ikaw maging inspired para makatrabaho sa abroad. Ang susunod nating mga kapalaran o katanungan tungkol sa inyong mga kapalaran, mga gabay ni Master Hans, Isimabel Otrilo. Master Hans, sana po mabasa mo po ang aking katanungan. Ako po ay galing sa Tuguegarao City. Master Hans, makakaalis po ba ako ngayong taon papuntang Taiwan? Mabel, tignan natin sa baraha. The 7 of Cups. 7 of Cups, marami ka raw masyadong kinoconsider ng mga bagay-bagay. Mag-focus lang sa one step. First step muna tayo. Mag-apply agad sa work abroad. At yung mga susunod katanungan o mga susunod na agam-agam ay mariresolve ba yan? One step at a time. Huwag mo madaliin lahat-lahat. Okay, next question number 3 tayo. Kay Marjorie Horka. Master Hans, ako po ay pinanganak from San Pedro, Laguna. Master Hans, ang tanong ko po, may chance po ba rin ako makapagtrabaho sa United Arab Emirates? Marjorie Horka, tignan natin sa baraha mo. The temperament's card, yes. Sabi ng baraha dito, kung gusto mo talaga, ay pagtiyagaan po, maghanap na ng trabaho sa WorkAbroad.ph. Malaki ang chance ng temperament's card sa'yo na makapagtrabaho sa UAE na dream job mo. Ang question number 4 natin ay galing po kay Eddie Ben Poras. Master Hans, ako po ay nandito po sa Riyadh, Saudi Arabia. Ang tanong ko po, Master Hans, ako po si Eddie Poras. May pag-asa po ba ako makapagtrabaho sa New Zealand? Tingnan natin sa baraha. Yes, the Queen of Swords, may isang babaeng employer. Okay, may isang babaeng employer daw po ang makatulong sa'yo para makapagtrabaho sa New Zealand na gusto mo. Next na question natin kay Lizelle. Master Hans, ako po ay galing sa Cebu City. Ang katanungan ko po, Master Hans, makapag-asawa po ba ako ng foreigner? Tingnan natin sa baraha. The King of Pentacles, hindi lang foreigner magiging asawa. The King of Pentacles signifies here, makapag-asawa ka ng foreigner na may yaman at magbibigay ng tulong sa iyo. Para ma-activate to, make sure mag-apply na sa workabroad.ph. Abroad ka muna, magtrabaho ka muna sa abroad. At dyan sa abroad mo mamimit ang love life, the King of Pentacles, asawang may pera o mayaman. Okay, basahin pa po natin ngayon. Meron pa tayong mga live in questions dito. Master Hans, unahin natin si Willard Dragon. Ang question po ba, may chance po ba ako makapag-abroad? Year of the Dragon po, si Willard. Year of the Dragon, si Willard. Ang tanong ni Willard is, Master Hans, may chance po ba ako makapag-work abroad? Sabi ng baraha dito, Ace of Wands. Yes, Willard, malaki ang chance. Alam mo ba, ang Wands, ibig sabihin, passion. Ace is may bagong opportunities na parating sa'yo. So kung magplano ka mag-work abroad, magtrabaho abroad, gamitin na po ang workabroad.ph dahil malaki ang chance ang nag-aantay sa'yo sa abroad. Question number 2 tayo kay Quadro, Year of the Rooster. Ako, Master Hans, tanong ko po, dapat po ba akong bumalik ng Taiwan? Kababalik ko lang po. Siguro ba kababalik lang niya sa Philippines. Tinatanong ni Quadro kung pwede pa ba siya bumalik ng Taiwan. Tingnan natin sa pagbabalik. The 4 of Pentacles. Yes, yung dating employer mo, malaking chance na tawagan ka ulit or gamitin ang workabroad.ph para makahanap ng bagong employer at para makabalik sa Taiwan. Good luck po. Ang susunod nating katanungan, si Madeline, Year of the Pig ako, Master Hans, ano po ba ang year na ito? Para ano po sign kung itong by year na sa akin ay makapag-work abroad? Ang tanong ni Madeline is, Master Hans, ano bang sign na inaantay ko para malaman ko, eh, ito na bang year para sa akin na makapag-work abroad? Tingnan natin sa baraha. Ano ba bang sign na inaantay mo? Eh, ito na. Nakita mo na si Master Hans at nandito na sa workabroad.ph. Ano pang inaantay mo? Mag-sign in na. Dahil yan na po ang sign para makapagtrabaho ka abroad. Okay? Para mayroon pa tayo isang question kay Chris, may susunod pa tayong question kay Madeline. Tapos na tayo kay Madeline. Ang susunod natin kay Criselda. Criselda, Year of the Tiger po. Si Criselda, Master, ang tanong ko po, may promotion po ba ako? Tingnan natin sa baraha. The 5 of Pentacles. 5 of Pentacles, Criselda, sabi ng baraha dito, yung promotion daw na to, hindi daw po ito makakabuti sa iyo. Hintayin mo daw po. Kung may franchise ang parating, possible daw po June next year ang promotion na inaantay mo. Alright? So, pag-aantay natin, mag-apply na po kayo sa workabroad.ph. Maraming nagtatanong, Master Hans, paano nga ba mag-apply sa workabroad.ph? Step 1 natin, create an account. Step 2 natin, complete online job resume. Step 3 natin, search job and then apply sa trabaho na gusto mo.
Hello, hello, hello muna tayo sa mga nanonood sa atin. Hello, hello sa ating mga nanonood galing Taiwan, Singapore, Hong Kong, India. Mag-post kayo. Don't forget to post. And don't forget to share, to comment po para mag-shoutout man lang kayo ni Master Hans Cua. Para sa chance na masagot ni Master Hans ang inyong mga katanungan, i-comment lamang po ang pangalan, tanong, at zodiac sign. Muli po ha, ito po ay mga fortune telling, gabay lamang po ni Master Hans forecast reading. Gamitin pa rin natin ang sipag, tiyaga, determinasyon natin sa tulong rin po ng WorkAbroad.ph para tayo po ay magtagumpay sa pag-a-apply sa ibang bansa. Follow nyo po kami sa social media namin, sa meron kaming Facebook, Instagram, at Twitter. Hanapin nyo lang po at sign, hanapin nyo dyan is WorkAbroad.ph. Kita-kita tayo. Okay, basahin naman natin yon ang mga Year of the Rabbit. Ang mga Year of the Rabbit ay pinanganak ng 1987, 1975, 1999, 1963 is Year of the Rabbit. Ang mga Year of the Rabbit, tignan natin ang mga baraha nag-aantay sa'yo. Ang Year of the Rabbit, ang sabi ng baraha dito, is the Strength card. Alam mo ba, Year of the Rabbit, yung taon nito ay maraming opportunity nag-aantay sa'yo. Gamitin daw po ang lakas ng loob. Huwag ka paghinaan ng loob. Gamitin din po ang social media o gamitin din po ang workabroad.ph. Maraming mga job nag-aantay sa'yo. Anong magandang countries para sa Year of the Rabbit? Magandang countries dyan, ang Taiwan, Hong Kong, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, New Zealand. Ang mga trabaho para sa Year of the Rabbit is admin job, engineer, plumber, computer technician, carpenter, or mga cleaner ay patok na trabaho para sa mga Year of the Rabbit. Ang susunod na sign natin is the Year of the Dragon. Ang mga Year of the Dragon ay pinanganak ng 1976, 1988, 2000, 1964. Ang mga Year of the Dragon ay compatible sa countries na New Zealand, Brunei, USA, United Kingdom, Taiwan, at Hong Kong. Tignan natin anong baraha nag-aantay sa Year of the Dragon. Year of the Dragon is the Ten of Cups. Ten of Cups signifies here masayang pamilya. So, pag nag-aantay kayo na magandang opportunity para sa pamilya mo, ano pang inaantay mo? Mag-apply na sa workabroad.ph. Ang trabaho compatible sa Dragon is trabaho may kinilaman sa admin clerk, cleaner, project engineer, plumber, production worker, computer technician ay compatible yan sa mga Year of the Dragon. Ang susunod na sign natin is the Year of the Snake. Year of the Snake ay pinanganak ng 1965, 1977, 1989, 2001 ay compatible ay Year of the Snake. Ang Year of the Snake, tingnan natin sa baraha nila, is the Page of Wands. Page of Wands is may opportunity nag-aantay sa'yo, lalo-lalo na sa mga countries na Qatar, Kuwait, Angola, Taiwan, Singapore. Page of Wands signifies here na ito, huwag na raw pagpatagal-tagal, magpatumpik-tumpik sa mga Year of the Snake, mag-apply na raw po sa workabroad.ph. Ang mga compatible na trabaho para sa Year of the Snake is English teacher, domestic helper, pet groomer, cleaner, beautician, at driver para sa mga Year of the Snake. Basahin pa rin natin next po ang susunod natin na mga nagtanong, na padala ng tanong natin, una-una kay Leo Deogradez. Master Hans, ako po ay galing sa Imus, Cavite. Ang katanungan ni Leo, magagrant po ba ang permanent resident ko dito po sa Australia? Hello po, una sa Australia siya. Tingnan natin, yes daw po, Page of Cups, sabi ng baraha dito, malaking chance na maggrant po ang application mo, ang gusto mo pong permanent residency sa Australia. Good luck po kay Leo. Susunod dating question kay Christine Maniego. Master Hans, ako po ay galing Manila City. Makapagtrabaho po ba ulit ako next year sa Japan? Mula po yan kay Christine Maniego. Yes daw po. Four of Wands, ang pagkatrabaho sa Japan. Hindi lang next year makatrabaho ko sa Japan. Ang pagkatrabaho daw sa Japan ay makabring sa'yo ng property o may mabibili ka daw property mula sa pagtatrabaho sa Japan. Christine, make sure po na gamitin ang workabroad.ph para makatulong sa'yo sa dream na trabaho mo at dream na house mo, workabroad.ph. Ang question number 3 natin ay mula po kay Rod. Hello, Master Hans! Magandang umaga sa'yo. Tanong ko lang po kung papalarin po ba ako dito sa Saudi. Mag-iisang taon na po ako dito bago po sa kumpanya. Ang tanong ko lang po kung kumusta ang baraha ko dito po sa Saudi. Mula po yan kay Rod. Rod, alam mo ba, ang Wheel of Fortune, ang sabi ng baraha dito, ang swerte mo raw talaga is nasa abroad. So, ang trabaho dyan sa Saudi ay pagsikapan mo, bigay mo yung best mo dahil magandang output o maraming achievement ang nag-aantay sa iyo. Make sure to constantly follow ang workabroad.ph. Ang susunod dating question number 4 natin ay si Christy May Ople. Ako po, Master Hans, galing
sa Cebu City. Ang tanong ko po, Master Hans, ako po isang nurse at gusto ko po magtrabaho sa abroad. Nakapag-abroad po ba ako bilang nurse? Mula po kay Christy Mayople. Si Master Hans ay isang registered nurse also. Christy, tignan natin sa braha. Sabi ng braha, 3 of cups. Yes daw po, marami ka ng kaibigan, kakilala, kapamilya, kamag-anak na nasa ibang bansa na. Gamitin daw po ang WorkAbroad.ph para ikaw din po ay makasunod sa kanila, makapagtrabaho abroad. Yes, makakapag-abroad ka daw po, makapagtrabaho ka as registered nurse sa abroad o sa countries na gusto mo. Maraming mga countries dito po sa WorkAbroad.ph. So mag-apply ka na. Maraming mga openings din dito rin po sa WorkAbroad.ph. Apply ka na ng trabaho. Good luck po. Susunod po nating question ay mula kay Yasmin. Master Hans, ako po ay galing Quezon, Pagbila, Quezon. Papalarin po ba ako sa pagpunta ko sa Europe? Hello, maganda po dyan sa Europe. Tignan natin. Yasmin, ano nagantay sa'yo? Yes, sabi ng barangay, the ten of sword, marami ka raw po mga requirements na kailangan ayusin na. Huwag na raw po magpatumpik-tumpik. Make sure na simulan mo na ang mga requirements mo. At makakatulong din dyan ang pag-a-apply ng trabaho gamit po ang WorkAbroad.ph. Dahil sa, dito sa WorkAbroad.ph, malay mo, may trabaho ka at itong trabaho mo ang makakapagpadala sa'yo sa Europe na gusto mo. Okay, meron tayong mga live-in live question dito po. Simulan po natin kay Hazel. Master Hans, ako po ay Year of the Dragon. May chance po ba akong mapagtrabaho sa Canada? Mula kay Hazel, the Justice Card, yes daw po. Malaking chance ang trabaho sa Canada sa'yo. Make sure na gamitin po ang workabroad.ph para makapaghanap ng trabaho sa Canada. Kay Wakay, Master Hans, ako po ay Year of the Rat. May chance po ba ako makapagtrabaho sa ibang countries kagaya ng Japan, ng Taiwan? Tignan natin, sabi ng brother, Hermit Card, may long-term plan daw po. Sabi ng brother, matagal ka na po nag-aantay kung makapagtrabaho dyan. Bakit pinatatagal pa? Gamitin po ang workabroad.ph upang yung pagtrabaho mo sa Japan man yan, sa Taiwan man yan, o kung saan man part ng countries, makapagtrabaho, sabi ng baraha dito, sa tulong pa rin yan ng workabroad.ph. Master Hans, ako po si Maria, Year of the Pig. Ask ko lang po, is there something good that will happen to me this year? Mula tanong po yan kay Maria. Yeah, sabi ng Five of Pentacles, Maria, sabi ng baraha dito, dagdagan daw po ang sipag, tiyaga, determinasyon. Mag-send ka, mag-post ka ng resume mo dito sa workabroad.ph, malay mo, mula trabaho sa abroad pala, ang swerte yung nag-aantay sa iyo. Basahin natin ang susunod na nagpadala ng birthday niya, si Karen. Master Hans, ako po, Year of the Tiger. Dapat po ba akong bumalik sa abroad, Karen? Basahin natin kay Karen, sabi ng barari ito, Queen of Pentacles, Karen, yes, ang pagtrabaho sa abroad ay magdadala. Pentacles signifies pera. Malaking pera, Queen of Pentacles, sabi ng barahan dito, Karen, ito daw pag-abroad mo, ay magdadala ng kaginhawaan sa buhay at kaginhawaan sa buong pamilya mo. So make sure sa tulong po ng workabroad.ph, malay mo, nandiyan na po ang trabaho na nag-aantay sa iyo. Okay? So mga nagtatanong sa ano pa bang inantay nyo, mag-apply na po kayo sa workabroad.ph. Mag-follow po kayo sa aming social media, meron kaming Facebook, Instagram, Twitter, hanapin nyo lang po at workabroad.ph. Okay, mag-usapan naman natin ngayon, dahil Friday the 13th ngayon, pag-usapan natin, ano-ano ba, Master Hans, ang mga tips kontra malas sa Friday the 13th. Make sure po natin, during Friday the 13th, number one, is to wear mga happy colors. Iwasan natin pagsusuot ng mga black colors, navy blue, o yung mga white, o mga dark colors. Dahil ang mga yin colors, mga dark colors, ay nagdadala ng negative energy. So magsuot tayo ng kulay red, neon green, happy colors. Like, suot ni Master Hans, bright na violet ay masuswerteng pang-protection yan sa mga Friday the 13th. Number two, make sure po natin, maming gabi, buksan po natin lahat ng ilaw. Gawin natin maliwanag ang bahay natin. Siyempre, yung kwarto natin, matutulog dahil patayin natin ilaw. Pero sa sala, sa main door natin, make sure natin na bright para makapag-re-energize ng energy kontra sa mga malas yan. Number three also, para makaiwas malas sa Friday 13, make sure to start your day. Master Hans, hapon na po. To start your day or hapon na, anytime naman, pwede tayo mag-whisper ng prayers. Mag-pray tayo for our safety, for blessing, and for more good fortune. Number four also, pwede natin magpatugtog ng mga music sa tahanan, gamitin ng radio, gamitin ng Facebook, gamitin ng YouTube, plaksa natin ng radio, ang mga music, magpatugtog tayo ng music para good vibes ang ating tahanan o ating opisina, pangtanggal yan ng mga misfortune during the Friday the 13th. Okay, shoutout muna tayo sa ating mga commenters mula sa mga OFW natin sa USA. Hello po kay Peps. May nagtanong dito, Master Hans, ako po,
si PEPS, Year of the Monkey. Ako, pwede po ba ako mapag-abroad next year? At ano po ang dapat kong gawin para sa ano dapat kong gawin sa pwede kong applyan? Tingnan natin sa PEPS muna, makapag-abroad ba siya next year? Sabi ng barahan dito, 10 of Pentacles. Yes, Pentacles is pera. 10 is the highest number o pinakamalaki number. 10 of Pentacles, PEPS, sabi ng barahan dito, abroad no next year, this year pa lang. Mamaya, after ng Facebook Live ni Master Hans, gamitin na po ang workabroad.ph para mag-apply ng trabaho abroad. O para sa mga gusto nang magtanong, may mga chance na masagot ni Master Hans ang inyong mga katanungan, i-comment lamang po ang inyong mga pangalan, katanungan at zodiac sign para po mabasa ni Master Hans. Okay, basa naman tayo ngayon sa Year of the Horse. Ang mga Year of the Horse ay pinanganak ng 1966, 1978, 1990. Sila po, Year of the Horse. Year of the Horse, tignan natin anong baraha ang nag-aantay sa'yo. The Nine of Pentacles. Pentacles is pera. Year of the Horse, umaati ka po o gumaganda raw po. Ano pa nag-aantay sa'yo? Ano pa inaantay mo? Make sure daw po na gamitin po ang workabroad.ph para makapagtrabaho. Ano mga countries sa swerte sa'yo? UK, United Kingdom, USA, Taiwan, Hong Kong, Singapore, UAE. Yung mga hindi ko nabanggit dyan, pwede mo rin pong applyan. Gamitin na po kung anong job na fit sa'yo dyan. I-try mo lang, send ka ng send ng resume mo. Mali mo, makapag-abroad ka. Ang mga possible na magagandang trabaho sa mga Year of the Horse is trabaho may kilala mo sa driver, massage therapist, nurse, machine operator, or receptionist ay magandang trabaho yan para sa mga Year of the Horse. Ang susunod natin mabasahin is the Year of the Goat. Year of the Goat ay pinanganak na 1979, 1967, 1991, 2003, a Year of the Goat. Year of the Goat, ang sabi ng baraha dito is the Chariot card. Ang Chariot card is maging agresibo daw po sa work or sa career mo. The Chariot card is may career up show, may career upwards. So gamitin daw po ang pagiging masipag o gamitin daw po ang workabroad.ph. Malay mo, ang work abroad na pinapangarap mo ay possible na matupad na. Simulan po natin ang countries sa bagay kay Goat. Countries like Qatar, Oman, United Kingdom, USA, New Zealand ay magandang countries para sa mga Year of the Goat. Magandang trabaho sa mga Year of the Goat ang dressmaker, manicurista, carpenter, domestic helper, cashier, at waiter ay mga possible na mga compatible job sa mga Year of the Goat. Basahin po natin ang mga Year of the Monkey. Ang mga Year of the Monkey pinanganak ng 1968, 1980, 1992, 2004, a Year of the Monkey. Ang Year of the Monkey, ang baraha nag-aantay sa'yo is the Page of Pentacles. Marami kang plano, maraming iniisip-isip na plan. Gamitin na raw po itong plano na to. Gamitin ang workabroad.ph, mag-apply na para makapunta sa mga countries kagaya ng Saudi Arabia, UAE, United Kingdom, Kuwait, Singapore, Japan. Ang compatible na country sa iyo, anong compatible na trabaho sa iyo is domestic helper, cook, barista, machine operator, cleaner, at engineer ay patok na trabaho para sa mga Year of the Monkey. O may mga question nagpadala sa atin, unahin po natin kay Jonard Master Hans from Caloocan City. Makakapunta po ba ako ng Germany? Jonard, sabi ng barahan dito, the Tower card. Germany, sabi ng barahan dito, medyo hindi daw po maganda ang Tower card. So make sure daw po, Jonard, na kompletuhin yung mga requirements mo or magagamitin pa rin po ang workabroad.ph para ikaw daw po is magkaroon pa ng mas maraming opportunity sa Japan man yan or sa Germany man yan na pangarap mo na countries. Okay, next po natin ay si Menchita Daksig ng Benguet. Master Hans, ang tanong ko po, may chance po ba ang application ko sa Singapore as preschool teacher? Menchita, sabi ng barahan dito, Two of Pentacles. Yes, malaki ang chance sa Singapore as preschool teacher. Bukod pa dyan, maghanap ka pa raw po na iba pang options, iba pang trabaho, tulong po ng workabroad.ph dahil possible daw po na may mas maganda pang offer na nag-aantay kay Benchi Daksig. Susunod po natin, question po kay Rayjan Kabatu. Master Hans, galing po akong Imus, Cavite. Makakapagtrabaho buba ako as cruise ship o sa isang cruise ship. Nine of Wands, sabi ng baraha dito. Rayjan, alam mo, sabi ng baraha dito, itong baraha na Nine of Wands is marami daw pong kinoconsider ikaw, sabi ng baraha dito. Wala dapat i-consider ang unang option, unang step na dapat mong gawin, is mag-apply na sa workabroad.ph. Mag-send ng resume, mag-post ng resume dyan, at maghanap ng job, at i-click lang po ang job search o mag-search ng job na gusto mo. Halay mo, sa tulong po ng workabroad.ph, ikaw po
ay makapagtrabaho sa cruise ship na gusto mo. Ang susunod po nating question, ayusin ko lang yung mga baraha ko. Naubos na kasi. Kay Devina, Master Hans, ako po ay from Macau. Anong lahi po ba ang mapapangasawa ko balang araw? Tanong po yan ni Devina, Master Hans. Sige natin, ano bang lahi na pwede niya maging asawa? Tignan natin, sabi ng baraha dito, is nakita ko dito westerner, so mapuputi, mga puti po ang malaking tsansa na maging asawa mo balang araw. Dala po yan ng The Star card. Ang susunod po natin na question po ay mga in-live question natin. Unahin po natin kay Anne. Year of the Monkey po, Master Hans. Dapat ko po bang ituloy ang pag-apply ko sa Canada this year? Tanong po yan ni Anne. Sabi ng baraha dito, The Devil card. Devil card is not a good card. Ibig sabihin, Anne, kung yung tanong mo dyan, kung dapat ba ituloy ang pag-apply mo ng trabaho sa Canada, ang suggestion, ang prediction ng baraha is no. May ibang option. Pero meron pa rin ibang option. Siguro makakatulong dyan ang workabroad.ph. Pero yung tanong mo dyan, ang sagot ng baraha is no. Susunod po natin kay Rosana, Master Hans, ako po a year of the dog. May good luck po ba ako sa abroad? Mag-a-apply po ako sa Singapore. Tanong natin kay Rosana, no? Rosana, sabi ng baraha dito, the full card. Yes, ang pag-a-apply daw po sa Singapore, may magandang trabaho nag-aantay sa'yo sa Singapore. Gamitin po ang workabroad.ph para mas madagdagan ang options mo sa pagtatrabaho, hindi lamang po sa Singapore, malay mo pwede sa Japan, pwede rin sa Taiwan, o mas marami ka pang options na trabaho ang gusto mo. Si Fia naman, Master Hans, ako po ay Year of the Sheep. Sa anong bansa po ako magiging maswerte? Fia, tignan sa baraha, ang bansa na pwede sa'yo is bansa may kinilaman sa Taiwan, may kinilaman po sa Hong Kong, UAE, Canada, UK ay magagandang bansa. Base po yan sa Knight of Cups na lumalabas dito. Okay? So, pinantay natin, mag-apply na po kayo sa workabroad.ph. Sa mga hindi pa alam kung paano mag-apply sa workabroad.ph, sundan lamang ito. Una-una po, i-create po, mag-create po ng account. Step 2 po, ikompleto ang online job resume. Step 3 po, mag-search ng job at pagkatapos, mag-apply sa trabaho na gusto mo. Okay, shoutout muna tayo sa mga nag-comment sa atin. Hello, 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 hello sa inyong lahat. Especially sa mga nasa Japan. Magandang umaga, magandang hapon sa inyong lahat. At para sa mga chance naman, para sa magkaroon ng chance na masagot ni Master Hans ang inyong mga katanungan sa mga kapalaran niyo po, i-comment lamang po ang inyong pangalan, tanong, at zodiac sign. Alay mo, mabigyan kayo ng mga gabay ni Master Hans. At i-follow nyo po kami sa Facebook, Instagram, at Twitter. Hanapin nyo lang po, workabroad.ph sa Facebook, Instagram, at Twitter. Follow nyo po kami. O basahin naman na po natin ngayon ang Year of the Rooster. Year of the Rooster ay pinanganak ng 1969, 1981, 1993, 2005, ay Year of the Rooster. Ang Year of the Rooster, ang sabi ng baraha dito, the King of Cups. May isa daw pong lalaking employer na tatanggap at magtutulong sa'yo sa mga countries o sa ibang bansa o work abroad na hinahanap mo. Ang work abroad o countries na compatible sa rooster ay countries kagaya po ng Bahrain, United Kingdom, USA, Angola. Ang trabaho na compatible sa mga rooster ay beautician, cook, pagluluto po yan, computer technician, admin clerk, cashier, or waiter. Okay, basahin natin ang susunod po. It's the Year of the Dog. Ang Year of the Dog ay 1970, 1982, 1994, a Year of the Dog. Ang Year of the Dog po ay tingnan natin sa baraha niya. Sabi ng baraha, Chariot card. Chariot card is kailangan mo mas maging agresibo sa trabaho. Ang country na compatible sa Year of the Dog, like country kagaya ng Taiwan, Singapore, UAE, USA, United Kingdom, ay magandang country sa mga Year of the Dog. Ang mga compatible po na trabaho sa mga Year of the Dog is sales executive, CCTV technician, computer technician, engineer, beautician, or nurse ay compatible na trabaho yan sa mga Year of the Dog. At ang huling sign natin is the Year of the Pig. Ang mga Year of the Pig ay pinanganak noong 1959, 1971, 1983, at 1995. Tingnan natin sa baraha ang lumabas sa Year of the Pig, the Six of Cups. Six of Cups, sabi ng baraha dito, ang trabaho sa work abroad daw po ay hindi lamang po para sa iyo. Ito rin po ay makakatulong para sa mga kamag-anak o mga family members mo. Ang country na compatible sa Year of the Pig, ang country kagaya ng Oman, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, ay magandang mga bansang puntahan yan ng mga Year of the Pig. Ang mga compatible na trabaho naman sa mga Year of the Pig ay merchandiser, cook, sales associate,
nurse, admin, or engineer ay compatible na trabaho para sa mga year of the pig. O Master Hans, marami na nagpadala muli. Ha? Marami tayong mga questions na natanggap sa inyo. Salamat po sa pagpapadala ng mga questions nyo. Salamat po sa pag-comment, pag-share, at pag-like. Salamat po sa pag-follow sa amin sa aming Facebook, Instagram, at Twitter. Unahin po natin ang sign-up question ni Margie. Master Hans, magiging successful po ba sa akin ang karinderya business? Tignan natin sabay ng baraha dito. Five of Wands ang ibig sabihin po nito, Maria, or Margie, ibig sabihin po nito, make sure na po, pag may business na karinderya, hands-on ka sa negosyo. Ikaw daw mismo ang hawak ng negosyo o ng sales ng cashier dyan dahil may mga problem o conflict na dapat iwasan. Ang susunod natin, si Ivy Lacson, Master Hans. Mula po akong Cavite. Makakapasa po ba ako sa interview ko sa Poland? Tignan natin sabi ng baraha dito. The Two of Swords, bukod pa raw sa Poland, medyo mahihirapan daw po ang Poland na interview na gusto mo. Gamitin daw po ang WorkAbroad.ph para mas gumanda pa o mas magkaroon pa ng opportunities para mas marami kang option. Ang susunod na question natin ay nagmula naman po sa Tanza, Cavite, kay Raquel Tamio. Master Hans, nasa Dubai po ako ngayon. Pero makakuha po ba ako sa Canada? Nasa Brunei po si Raquel Tamio ngayon. Ang tanong niya, Master Hans, makakapunta po ba ako sa Canada? Tignan natin sa baraha dito. The Knights of Pentacles, yes daw po. Makakapunta ka raw po sa Canada, na dream mo. Siyempre, gamitin mo rin po ang workabroad.ph. Mali mo, nandiyan po ang makakatulong sa'yo para sa dream countries na gusto mo. Number 4 nating question mula kay Annabelle. Master Hans, makakapunta po ba ako ng US next year to migrate? Tingnan natin si Annabelle, sabi ng baraha dito. The Three of Pentacles, yes. Yung mga requirements mo daw po, maghanap daw po ng tulong sa isang lawyer o maghanap ng trabaho mula sa workabroad.ph para makapunta po sa country na gusto mo. Basahin po natin question number 5 natin mula kay Nanayon Cali Benito from Pasay City. Master, sa katanungan po, makaipon po ba ako dito sa Qatar? Tingnan sa bra, the Five of Cups. Five of Cups, medyo kailangan daw po ng strict na implementation sa'yo para makaipon sa Qatar. Itong bara ng Five of Cups kasi, sabi ng baraha dito, puro gastos daw po o parang mahihirapan daw po mag-ipon. Maraming mga ways tayo para makaipon ng pera. Make sure natin, number one, pag hindi natin kailangan bilhin, eh huwag muna natin i-rush bilhin. Number two, yung sweldo natin, imbes na hawak natin, siguro mainam if papadala natin sa Philippines o ilalagay muna natin sa banko para hindi natin mahawak o hindi natin magalaw yung perang nakaipon sa atin. Pwede rin tayo mag-consider mag-options na kagaya ng magkaroon ng investment, long-term investment, para yung pera natin, na sweldo natin ay may pupuntahan agad. At gamitin pa rin natin ang workabroad.ph para makahanap pa tayo ng extra options na trabaho na gantay sa atin. Question number 6 natin kay Cheryl Balikanag from Camarines Norte. Master Hans, matutupad po ba ang dream ko na makapunta sa United Kingdom o UK? Tignan natin, sabi ng baraha dito, the Sun card, yes. May isang lalaki daw po, possible daw po, anak mo raw po, or isang lalaki daw po, the Sun card is meron daw pong taong tutulong sa'yo para makapunta ka sa UK. Pwede din tayo mag-apply sa workabroad.ph. Bali mo, isang lalaking boss naman mula sa workabroad.ph ang makatulong sa'yo para makapunta ka sa UK. May question tayo na pinadala dito po ni May. Year of the Horse po ako, Master Hans. Makakapalik po ba ako ng abroad? Doon po ba ako makakilala ng soulmate ko? Dalawang question niya. Una-una, kung makakabalik siya sa abroad, sabi ng Barada Strength Card, yes, makakapunta daw siya ng abroad. Ang susunod na question natin, the Ten of Cups. Yes, hindi lang po asawa mahanap mo dyan. Ten of Cups signifies here, mahanap mo raw po dito ang asawa or family na inaantay mo. Next tayo, si Wayne, Year of the Goat ako, Master Hans. May balak po ako sana next year na mag-try sa ibang bansa. Papalarin po ba ako sa ibang bansa? Sabi, tinatanong po ni Wayne. Page of Wands, yes, Wayne. Gamitin daw po ang workabroad.ph para makahanap ng trabaho sa ibang bansa. Bukod ka dahil dito sa workabroad.ph, mas malaki ang chance na makahanap ng trabaho. At syempre, mas masesecure natin na legit ang mga employer o trabaho na hinahanap natin. Maraming options dito. So gamitin po ang workabroad.ph. Ang next question natin, si Erwin. Master Hans, ako po ay Year of the Rooster. Ang tanong ko po,
makapag-abroad po ba ako ngayong taon? Erwin, tignan natin sa binabrahan dito. The Page of Cups, yes daw po, makapag-abroad ka daw po. This year of the Earth Pig 2019, yes daw po. Page of Cups, gamitin po ang WorkAbroad.ph para ikaw po ay makahanap ng trabaho sa abroad. O ano pa inaantay nyo ha? Sa mga nag-aantay ng trabaho, yung mga nag-gabayan, nabasahan ng kapalaran ninyo ni Master Hans, ano pa inaantay nyo? Mag-apply na po tayo sa WorkAbroad.ph. Meron po tayong social media like Instagram, Facebook, at Twitter. Hanapin nyo lang po at sign WorkAbroad.ph para ma-follow po sila. Maraming salamat po sa panonood. Watching our hashtag WorkAbroadLive for today. Sana po may natutunan kayo. Ako po si Master Hans Cua. Muli po, ito po ay fortune telling, gabay, suggestion, gabay mula sa baraha. Gamitin po natin ang sipag, tiyaga, determinasyon natin at sa tulong po ng WorkAbroad.ph, marireach natin o makukuha natin ang hinahantay natin o pangarap nating makapagtrabaho sa ibang bansa. Have a great week po sa inyong lahat.